Hello everyone, I am Mom Kat and welcome to my YouTube channel. Mag-solve tayo ngayon ng equation with one variable. Pero bago yon, pag-aralan muna natin kung ano ba ang symbol na ginagamit natin sa equation. Halimbawa, 1 plus 8 is equal to, ano ba ang katumbas ng 1 plus 8? Di ba pwedeng 9? Yan. So yung symbol na ginamit natin dito ay ang equal sign. Pag equations, laging equal sign ang ginagamit natin. At ang ibig sabihin nito, kung ano man yung nasa left, ay katumbas lang ng nasa right. So, itong equal sign natin, yung naghahati sa left and right. Lahat ng nasa left, tulad nga nito, yan yung tinatawag nating left side. At lahat ng nasa right ay tatawagin nating right side. Okay, so umpisa na natin. X plus 1 is equal to 3. So, itong example na to ay equation with one variable. Ang variable dito ay ang x. So, para mahanap natin ang solution sa equation na to, kailangan natin i-apply yung mga properties ng equality. Ngayon, sa madaling salita, ang gagawin mo lang, kailangan maging mag-isa lang yung x. Paano natin magagawa yon? So, dito sa left side, para maging mag-isa lang yung x, dapat mawala yung plus 1. So, ang gagawin natin, x plus 1, inopia lang natin yung buong left side, and then tatabihan natin yung plus 1 ng opposite niya. So, ang opposite ng plus 1 ay minus 1. Okay? Pero dahil ito ay equation, kung anong ginawa mo sa left side, kailangan gawin mo rin sa right side. So, kukopyahin mo yung natira sa right side na equals 3, and then, dahil nag-minus 1 ka kanina sa left side, ganun din yung gagawin mo sa right side. Minus 1. Yan. So, itong plus 1 minus 1, cancel na siya. Mawawala na siya. Kasi 1 minus 1 is 0. And then, copy x is equal to, so 3 minus 1 is 2. So, ibig sabihin, ang x natin para sa equation kanina ay 2. Paano natin malalaman kung tama yung sagot natin? I-substitute natin. To, para ma-check natin, i-substitute natin. So, yung kanina na x plus 1 is equal to 3, ito yung given. Palitan natin, nakuha natin na sagot para sa x ay 2. So, 2, palitan natin yung x plus 1 is equal to 3. And then, what is 2 plus 1? Diba 3 po? So, 3 is equal to 3. Tama naman. In short, tama inakuha nating solution. Let's have another example. A minus 5 is equal to 9. So, ganun lang din yung gagawin natin. Para makuha natin yung solution for this equation, kailangan nating gawing mag-isa lang yung variable sa isang side ng equation. So, dahil ang ating variable ay nasa left side, kailangan mawala yung kasama niya. So, A minus 5, para mawala yung minus 5, tabihan natin ang opposite niya. So, ang opposite niyan ay plus 5. And then, copyhin natin lahat ng natira. Yung equals 9. At dahil nag-plus 5 tayo sa left side, gawin din natin yun sa right side para manatiling equal ang ating equation. No? So, sabi nga natin, kung meron tayong opposites dyan, makakancel yan. So, 0 na yun. Ang naiwan na lang sa left side ay A. What about sa right side natin? So, 9 plus 5 is 14. So, our A now is equal to 14. Next, 2C is equal to 16. Kapag nakakita ka ng ganito, na magkatabi lang yung number at yung variable, multiplication ang operation dyan. Gaya ng ginawa natin kanina na ang gusto natin ay maging mag-isa lang yung variable natin sa isang side ng equation, kailangan mawala yung 2 na nasa harapan niya. At para mangyari yon, we will do the opposite of multiplication. No? So, divide tayo. Divide by 2 sa left side. Bakit 2? Kasi 2 yung gusto nating maalis. Yun yung kasama ni C. At para mawala yan, so divide by 2, gawin din natin yon sa right side. Mag-divide by 2 rin tayo. Okay, so 2 divided by 2 is 1. So, pwede na i-cancel. Sino lang ang natira? Sa right side naman, 16 divided by 2 is 8. So, C is equal to 8. Number 5, example. Tama ba? Number 5? Number 4, example. So, 5P is equal to 25.
Ang ibig sabihin nito ay 5 times p is equal to 25. So, gaya nga ng sinabi natin kanina, kailangan mawala yung kasama ng variable at ang kasama dito ay 5. So, gawin natin ang divide sa kabila, ganun din sa kabila para patas. So, 5 divided by 5 cancel. P na lang ang naiwan. And then, 25 divided by 5 is 5. So, that's the value of our P. Next example. Actually, for the last example, ito ay kombinasyon ng mga naunang example natin. No? So, nakapapansin mo, ang variable natin dito ay G. So, gaya ng ginawa natin sa mga nauna, kailangan mawala yung mga kasama ni G. Ang una nating alisin ay yung plus 9. So, para magawa natin yon, so 3G plus 9, para mawala yan, tabihan natin ang opposite niya, which is minus 9. Is equal to 21, kinopya natin yung natira, pero mag-minus 9 din tayo ngayon. Kasi nag-minus 9 tayo sa left side. So, ito ay cancel na. Ang naiwan na lang ay 3G is equal to 21 minus 9 is 12. Pero, hindi pa tayo tapos. Bakit? Kasi yung G natin ay may kasama pang number, which is 3. At ang ibig sabihin niyan ay 3 times G. Tama? So, gawin natin yung kabaliktaran. Mag-divide tayo ngayon. Divide ng 3 sa kabila. Ganon din sa isa pang side. So, makakancel na to. Yan. Ang maiiwan na lang ay G is equal to 12 divided by 3 is 4. Okay? So, this is our solution. Please subscribe to my YouTube channel, Project Kath. Thank you for watching.